thank you, Lord God. We continually come. Continue to come into your presence. Thank you. Thanking you, God, for all the things that you have done for us. Thanking you for the grace, for the blood that you shed on the cross. That's why we can live our lives today. You made a
Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord ng malakas. Hallelujah. Good evening po. Pakibati naman po yung pinakamalapit sa inyo ng magandang gabi. Praise God. Purihin po ang Panginoon. God is good. Of course, all the time, naniniwala po tayo, mga kapatid. Yung iba po dyan, tignan nyo po yung mga kasama po natin, hindi po halatang nagutom yan. Itong nakaraang linggo, amen po ba? God is good, mga kapatid. At nandito pa din po tayo, at excited po ako na ibahagi po sa atin ang salita ng Panginoon. I hope na excited din po tayo. Alam na po natin yan, tayong mga taga-Amazing Hope, mga kapatid, ay lover of words po tayo. Amen po ba? Amen. Excited tayo laging makinig, mag-aral ng salita ng ating Panginoon. And tonight po, tayo ay nasa pangatlong installment na po ng ating brand new series. May pinamagatang Dearest Jesus. As a series po na ito, mga kapatid, ay of course, we are revisiting the beauty of Christ's death and resurrection. So hindi lang po natin dito alam na namatay ang ating Panginoon. Hindi lang natin alam na nabuhay ang ating Panginoon, mga kapatid. Bagkus, alam din po natin yung purpose ng kamatayan at ng resurrection ni Jesus. Okay po? Now, meron po ba dito pangarap ninyo maging CPA? Meron ba dito pangarap maging CPA? Wow, praise the Lord. At ginagawa na po natin ngayon yan, diba? Or kung hindi man, mga kapatid, talagang mahal mo yung numbers. Mga negosyante, meron po ba dito negosyante? Yan, praise the Lord, diba? Now, alam nyo po sa mundo ng financial and business, mga kapatid, meron po ditong tinatawag na buyout. Pakasabi nga po, buyout. Buyout. Basically, mga kapatid, it is defined as the purchase of controlling share in a company. To pay money, to release someone from a contract. Yan po ang ibig sabihin ng buyout. Meron kang binili. Okay? Now, sa buyout po, mga kapatid, meron dalawang bahagi ito. For example, yung management buyout. Pag sinabing management buyout, it refers to a financial transaction where someone from corporate management, kasama ka doon sa management, then binili mo yung share nung pagmamay-ari ng isa. Okay po, para ikaw nang may-ari ng kumpanya. Stockholder ka, shareholder ka, mga kapatid, binili mo yung share niya. Okay? So, management buyout yan. Yung isa naman po, yung leverage buyout na tinatawag. Na may kumpanya ka, pagmamay-ari ka ng ibang kumpanya, nag-loan ka, binili mo yung isang kumpanya. Da, for example, ikaw yung may-ari ng Facebook, tapos bibilihin mo yung Friendster. So let's confuse this generation. Ano ba yung Friendster, Pastor? Yan yung mga Facebook ng mga lolo at lola po natin. Andiyan yung mga unang larawan po natin. Yan yan, okay? Di ko na nga matandaan yung pagbukas nyo po ng ano niya dyan, ng page ninyo, may music agad na bubungad sa inyo. Ayan yun, napapalitan ng cover, iba-iba. So yan po yan, mga kapatid. So, bibiliin nyo ni paring Mark. Di ba? Para na siya na po yung may-ari ng Friendster. So ganun po yung ibig sabihin ng leverage buyout. Okay? Ganun po yun. Mga kapatid, yung lugawan na go to hell, bibilihin ng lugawan na may-ari go to heaven. So bibilihin niya yun, mga kapatid. So, siya na magmamay-ari nun. Ganun po ang ibig sabihin itong leverage buyout na ito. And, bakit ko po ba ito binabanggit? Kasi gusto ko pong maintindihan natin, mga kapatid, na even spiritually, nagkaroon po ng buyout. Okay, spiritually, nagkaroon po ng tubusan, ng bilihan, mga kapatid. Tignan po natin yung ating text na pag-uusapan ngayong gabing ito. According po sa 1 Corinthians chapter 6, verse 20, sabi po dyan, You have been purchased at a great price, so use your body to bring glory to God. Okay? Now, napakaikli lang po niyan, mga kapatid. So, bigyan ko po kayo ng assignment. I-memorize nyo ito. Next week, at lahat ng makaka-memorize niyan, mga kapatid, may premyo kayo sa leader ninyo. O, syempre, hindi ko ipapahamak sarili ko dito. Dami nyo, yung ikli lang niyan. Alam ko mami-memorize niyan eh. Okay, so punta kayo sa leader nyo, Pastay, memorize ko to, sabi ni Pastor, memorize ko daw, ikaw bahala sa akin. O, punta kayo doon. Okay po? So you have been purchased at a great price. Pakasabi nga, great price. So use your body to bring glory to God. Mga kapatid, so ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay spiritual buyout. Spiritual buyout, truths about being purchased by God. Ano ba yung mga nangyari?
nung tayo po'y binili ng ating Panginoon. So what are the truths about being purchased by God? Now, kung babalikan po natin mga kapatid, malalaman natin kung bakit ganito ang liham, ang sulat ni Apostle Paul sa Corinth, mga kapatid. Kung babalikan niyo po dyan, ang Corinth po ay there was a great deal of sexual lackness in the city of Corinth. Nung panahon na yan, hindi na ganun kaseryoso ang mga taga-Corinto, mga kapatid, na sundin ang salita ng Panginoon when it comes to sexual practices. Okay? Naging maluwag na sila. It was a permissive society with a philosophy similar to that which the world has today. Kat parang katulad na po natin ngayon dahil sex is normal physical function, so why not use it as you please? Dahil masarap ang sex, di ba? Normal naman ito, ginagawa ng karamihan, why not gawin na lang po natin? Ganun na po ang sitwasyon nila. Naunawaan po natin? Ganun na ang sitwasyon nila, mga kapatid. And kaya po nagsulat si Paul dito na pinapaalala niya po sa lahat that God created sex when He made the first man and woman. Pinapaalala niya. Bakit? Kasi po, ang nangyayari po sa kanila dito, mga kapatid, kahit babae, papatlo sa babae, familiar po ba? Familiar po ba? Babae, papatlo sa babae. Lalaki, papatlo sa lalaki. Mga kapatid, ganun po ang nangyayari sa kanila. At hindi lang po yun, of course, mga kapatid. Hindi lang yun ang problema na dinideal po nila nung panahon pong ito, mga kapatid. So God, sinasabi po ni Paul sa kanila, God condemns sexual sin. Pinapaalala. God condemns sexual sin. Meron po akong i-share po na text po sa atin. Sabi sa 1 Corinthians 6:9 hanggang 10, sabi diyan, para lang po makita natin, pero wala po diyan, do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Okay? Do not be deceived. Neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitute, nor homosexual offenders, hindi daw po ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So pinapaalala ni Apostle Paul sa kanila itong salita ng Panginoon. Nung panahon po nila, idolatry and sensuality went together. Ito na nga po yun, effeminate and abuser. Makakakita ka ng lalaki na may katangian na parang isang babae. At isang babae na umahasta ng lalaki. Mga kapatid, so nagkakagulo-gulo na. So pinapaalala ni Paul sa kanila, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Pinapaalala ni Paul sa kanila, binili tayo ng Panginoon, tinubos tayo ng Panginoon, kung kaya naman, papurihan natin si Lord sa ating katawan. Igalang natin ang Panginoon sa ating katawan, mga kapatid. Of course, mayroon pang iba. Mga kapatid, sabi sa Romans 1:26 hanggang 27, because of this, God gave them over to shameful lust. At ang titigas ng ulo ninyo, even their women exchanged natural relations for unnatural ones. Pira. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Di ba? Men committed indecent acts with other men and received in themselves the due penalty for their perversion. Mga kapatid, sabi din po sa 1 Corinthians 6:10, 11, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Walang manluloko, wala daw pong magnanakaw, gahaman, manginginom, mga kapatid, manluloko ang makakapasok sa kaharian ng Panginoon. So lahat po ito, mga kapatid, ay binanggit ni Paul at pinaalala sa kanila. In fact, mga kapatid, lahat po ng mga maling gawa na binanggit ko dito, lahat po ito tayo eh. Andiyan po ba kayo? Lahat po ito tayo. Kaya thank God, mga kapatid, salamat sa Panginoon, nagkaroon ng spiritual buyout. Na noong tayo na hindi karapat dapat pumasok sa kaharian ng Panginoon, nagkaroon ng karapatan, nagkaroon ng dahilan, naging pwede, mga kapatid, dahil po sa spiritual buyout na ito. Napakabuti ng Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord, mga kapatid. Come on. Praise the Lord. Now, anong nangyari, mga kapatid? Sabi diyan, again, you have been purchased at a great price, so use your body to bring glory
to God. So, truths about being purchased by God, mga kapatid. Tingnan po natin ito. Number one, sabi po dito, mga kapatid, we, or for you, have been bought with a price. Pakisabi nga, bought with a price. So, una, mga kapatid, ito yung mga ilang katotohanan patungkol sa bilihan na nangyari, tubusan na nangyari. Number one, you have been bought with a price. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Valuable yan. Ganyan-ganyan lang yan. At sa ayaw sa gusto natin, mga kapatid, okay po, malaki ang value natin. Malaki ang halaga natin. Yung bought po dito, sabi dyan, for you have been bought. Yung bought dyan refers to redemption from slavery. Habira, hindi lang tayo basta binili, mga kapatid, kung hindi rinedem tayo sa pagiging slave, sa pagiging alipin. Diba? Noon, sabi ko nga nung nakaraan, noon mga kapatid, kahit anong ipagawa sa atin ng mundong ito, okay, hindi na po tayo nag-iisip kung tama ba ito, mali ba ito. Basta masarap sa pakiramdam natin, mga kapatid, gagawin natin. Diba? Without thinking kung natutuwa ba si Lord, masasaktan ba yung mga taong nagmamahal sa akin. Diba? Mapapahiya ba yung mga taong umaasa sa akin, mga kapatid? Basta ang alam lang natin, basta okay sa pakiramdam ko. Basta masaya ako. Gagawin po natin. But this time, iba na po ang kwento ng ating buhay dahil tinubos po tayo ng Panginoon sa pagiging alipin sa kasalanan. Tinubos tayo ng Panginoon sa pagiging alipin ng kasalanan. So una, mga kapatid, God paid a great price for you. Malaking halaga ang pinambayad sa atin ng Panginoon. In Greek po, yan ay agorazo. Ibig sabihin, redeem. Okay, tinubos. Binili to purchase. Great price. So una, it was a personal blood. Personal na dugo ng ating Panginoon. Alam niyo po, ako, yung blood type ko po, AB plus ako. And sabi nila, sabi lang naman, di naman ako sure, ay mahirap daw hanapin. Okay po, pwede kaming mag-donate, pero hindi kami pwedeng bigyan. So ang hirap, mga kapatid. Pero try to imagine, mga kapatid, yung ganda ng nagagawa ng dugo mo at dugo ko sa mga nangangailangan nito. Sino sa inyo nasubukan ng mag-donate ng dugo? Di ba? Praise the Lord. Mga kapatid, sabi nila, maganda raw mag-donate ng dugo. So, donate tayo paminsan-minsan, mga kapatid. Pero try to imagine yung nagagawa nito sa buhay ng ibang tao. Di ba? Sa mga mahal natin sa buhay, sa mga may karamdaman, what more pa kaya, mga kapatid, yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pinersonal niya tayo, mga kapatid. Hindi siya, teka lang, si Edward, kailangan itong matubos at kailangan dugo ang pantubos. Hindi siya nag-post sa langit, baka may dugo dyan na pwede dito. Hindi, mga kapatid. Di ba? Hindi umiwas sa sakit na pwedeng maranasan sa pagdodonate ng dugo ang Panginoon. Siya mismo, personal na dugo. Amen? Walang yung, mahal kita eh, kaya lang hindi ko kaya yung sakit eh. Kasi magiging madugo ang proseso. Mga kapatid, para lang umayos ang buhay natin. Para lang umayos tayo, magiging madugo ang proseso, alam ni Jesus Christ yan. Pero pinersonal niya pa rin tayo, mga kapatid. Sa mga nagdinegosyo dito, sa mga into sales, ano pong basihan ninyo pag maglalagay kayo ng presyo? Ano pong basihan nyo? For example, ito pong laptop na ito, binili po namin ito a year ago na nagsimula po yung Holy Spirit Campus natin kasi kailangan ng laptop. So binili namin siya 28,000. Kung ibebenta natin ito ngayon, tingin nyo po magkano na lang? For example, ano na lang yan? 1,000 na lang yan, Pastor. 1,000 na lang yan, Pastor. Bakit? Una, hindi naman bago yan. Pangalawa, pag sinuri ninyo, di ba, baka may mga dents, may mga issue, tama po ba? Baka pag nag-zoom yan, slow mo yung mukha. Di ba? Naka-point number 3 na, nasa introduction ka pa din. So ano po yung punto ko dito? Pag maglalagay ka ng halaga, nakadepende siya sa ganda, kinis, linis. Kapag kotse binibenta, hihilamusan mo pa. Di ba? Para lang makakuha ka ng mataas-taas, mapresyuhan mo ng mataas-taas.
Pag sinabing ilan mo, saan lilinisan, pipinturahan, mga kapatid. Ang point dito, mga kapatid, yung value mo, yung value nito, nakadepende sa issue niya. Tama po ba? Nakadepende sa issue. Pag bibili ka, in fact, pag bumili ka ng, magkano po, ano po bang iPhone ngayon ang bago ngayon, model? Ha? 15 Pro Max. Magkano po yun? Mga 80? 90 to 100? Di ba? Mga kapatid, alam niyo po itong mga bagay na ito, kapag nilabas mo ito doon sa tindahan, mag-iiba na value nito. Yung sasakyan, kapag nilabas mo, the moment na nilabas mo siya sa kasa, kahit binili mo ng 1.2 yan, 4 million, pag nilabas mo yan, mga kapatid, iba na value niyan. Bakit? Eh, iba naman na may-ari. Ginamit mo na. May gasgas na yung gulong. Kahapon nga, nung nakaraan, nagtatanong ako, magkano ba ito, pastor? Sa mga kasama nating pastor, ah, mababa na lang yung pastor. Bakit? Eh, binago yung ayos eh. So, yung value, nakadepende sa issue. Nabalik tayo rito, sabi dito, binili po tayo with a great price. Tatanungin kita, mga kapatid, tingin mo karapat dapat kang bilhin ng malaking halaga sa dami ng issue mo sa buhay? Andiyan po ba kayo? Kung bibigyan ka ng halaga sa kalagayan mo, okay lang kaya mataas value mo, eh bastos tayo? Are you there? Bibigyan ka ng malaking halaga, bibiling ka ng malaking halaga, eh mainitin ulo mo, ang dami mong issue. Puno ka ng galit, puno tayo ng inggit, baon tayo sa utang. Di ba? Nagnanasa tayo ng hindi sa akin, broken family tayo, at kung ano-ano pa tingin mo, okay lang kaya bilin tayo sa mataas na halaga. Di ba hindi? Andiyan po ba kayo? Di ba hindi? Mga kapatid, ang dami nating makasarili tayo. Kahit minsan nga kahit nagsiserve tayo rito, may mga personal, alam mo yon, may mga personal tayong issue sa buhay. Hindi tayo karapat dapat bilhin ng malaking halaga. Mga kapatid, pero alam nyo, sabi ng Romans 5:8, but God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Come on, palakpakan natin si Lord, come on. Hambira. Yung dapat mababang value lang, binili Lord ng malaking halaga. Yung hindi karapat dapat mamatay, mga kapatid, namatay nung panahon, hindi tayo karapat dapat mamatay. Ibig sabihin, ang value mo wala sa issue mo. Ang value mo nakadepende sa creation sa'yo. Sa nag-create sa'yo, alam niyo po, nung create ang buong mundo, after i-create ito ng Panginoon, sabi niya, after niyang sabihin, there must be light, titignan ng Panginoon, it is good. Nung tao na ang ginawa, mga kapatid, alam niyo kung anong sinabi ng Panginoon, very good. So binili tayo ni Lord, hindi siya nakatingin sa issue natin. Binili tayo ng Panginoon, nakatingin siya sa pagkakalikha sa atin. Ang tingin pa rin sa atin ng Panginoon kung paano niya tayo create. Palakpakan po natin si Lord, come on. Ang bira, grabe si Lord. Ito pa rin yung Edward na create ko. At kahit kailan, hindi bababa ang value nito, kahit ano pang sabihin ng mundo, kahit gaano ka pa pinaglaruan ng mundo, kahit gaano pa binaboy ang mundo mo, mga kapatid, kapag lumapit ka kay Lord, mataas ang value mo. Amen? Alam niyo po, pag nasubukan niyo ng magbenta, iba-iba ang halaga ng binibenta niyo. Depende sa bibili. No, kapag yung bibili, marunong, alam ang history nung binibenta, mga kapatid, maniwala ka, iba ang value niyan. Amen? Iba ang value niyan. Ganon din ang ating Panginoon, mga kapatid. Alam ni Lord ang pinanggalingan mo, kaya naman ang laki ng value mo. God paid a great price for you. Kaya itigil na natin yung kakadrama natin na hindi ako mahalaga. Di ba? Try to imagine kung ang buong thinking mo hindi ka mahalaga, di ba affected ang performance mo? Hindi mo gagalingan. Bakit? Di man ako mahalaga dyan eh. Di mo ayusin buhay mo. Bakit? Di naman ako importante dito. Hindi ako mahal. Amen po? Pero kapag ang laman ng isip mo, mahal ako, importante ako, mga kapatid, ang ganda, ang galing ng buhay natin. Ang ganda ng performance natin. Mga kapatid, okay, nagbabago ang buhay natin. So, God bought us or paid a great price for us. Mga kapatid, hindi ito basta binili lang.
Hindi nakipagtawaran si Lord dito. Mga kapatid, hindi nakipagtawaran ng Panginoon. Pangalawa, it was a precious blood. Pakisabi nga po, precious. It was a precious blood. Personal blood, precious blood. Sabi diyan, First Peter 1:18, sabi diyan, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold. Hindi po tayo binili ng mga bagay na nasisira, nabubulok. Bagkus binili tayo ng Panginoon, mga kapatid, ng kanyang dugo, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot, mga kapatid. So it was a precious blood. For you were bought at a price. So Jesus delivered us from our sin by purchasing the price of our sin by shedding His blood. Mga kapatid, nakaligtas tayo sa tiyak na kapahamakan dahil po niligtas tayo ng ating Panginoon. So lahat ng requirements, Jesus met all the holy demands of God's justice by this payment. Diba? Hindi ko alam kung ganito pa rin ngayon para makapagtapos ka ng pag-aaral, para makuha mo yung grades mo. Noon kasi meron kaming pinapipirmahan. Ang tawag natin doon, yung hinahanap natin yung mga teacher natin. Clearance, di ba? Bago magbakasyon, kailangan abutan mo yung teacher mo. Kasi pag hindi mo naabutan yun, may problema ka. Pambihira yan. Inahabol-habol namin yun, mga kapatid. So mahirap yun, hindi po madali yun. Kasi may ilan kaming teacher. Yung iba dyan, nagtatago. Yung iba, pabebe. Okay po? Kailangan bilan mo ng longganisa para pirmahan ka. Okay? Kidding aside. Pero ang hirap, mga kapatid, ang hirap nun. Biray mo, naghirap na hirap ka ng gumawa ng mga assignment. Ganun, hahabulin mo pa sila. Hahanapin mo pa. May one time nga, pinuntahan ko pa sa kanila eh. Ma'am, pirmahan mo na to, ma'am. Pirmahan mo na to. Di ba? Tago ka ng tago sa akin. Nung pumapasok ka, di taguan din kita. Ang kapatid. So lahat po ng requirements, ginanapan ng ating Panginoon. Wala siyang in-skip. Lahat kinumpleto niya, mga kapatid. Okay po? At hindi pa rin po, alam niyo po, hindi pa rin nagbabago ang requirements ng kaligtasan. Yun pa rin ang ginawa ng Panginoon. So God doesn't change any of these rules of justice. He wrote them. Si Lord mismo ang gumawa nito. He placed by them. And God's justice says you're going to pay for this. Sinabi ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya rin ang gumawa. Kasi wala pong ni isa sa atin ang pwedeng gumawa nito para maligtas po tayo. Hindi po yung binago ng Panginoon. The greatest news in all the world is that the Son of God has paid the price of our condemnation. The death of Jesus is the payment for our sin and our guilt and our condemnation. Kaya nga mga kapatid, alam nyo po, huwag na nating balikan yung dati nating buhay. Huwag nating sayangin yung kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Namatay si Lord sa kondisyon nating wasak-wasak at sira-sira. Huwag na nating babalikan. Kaya nga importante yung encounter natin kay Lord. Alam niyo po ba, napaka-importante ng encounter natin kay Lord. When I say encounter, hindi lang ito yung encounter natin na every journey natin, everyday encounter natin kay Lord. Kasi doon mo siya ma-appreciate eh. Di ba? Kapag naintindihan mo yung bigat, hirap, na dinanas ng ating Panginoon, I tell you, hindi mo tatalikuran si Lord. Kasi walang ibang gumawa nun sa atin. Amen? Walang ibang gumawa nun sa atin, mga kapatid. Pakisabi nga sa pinakamalapit sa'yo, sa katabi mo, sa sarili mo, tuloy-tuloy lang tayo. Diba? Tuloy-tuloy lang tayo. Alam niyo po, mahirap. Alam niyo po, mahirap umalis kay Lord. Mahirap lumayo kay Lord. Maniwala po kayo. I've been there 1,000 times. Graduation eh, no? Okay po mga kapat. Ang hirap. At hindi po lahat ng umaalis. Listen, hindi lahat ng umaalis nakakabalik. If I were you, wag mo nang planuhing umalis. Subukan ko lang kasi, Pastor, wala akong testimony. Dati po, ganito yung reason ko. Lord, naiingit ako sa mga kasabayan ko. Kasi ang titindi ng mga testimony nila. Lahat sila addict. Lahat sila may bisyo. So pag nagkukwentuhan, ang ganda ng kwento ng pagtutubos mo. Ako wala. Ang pinakamatinding kasalanan ko lang nagawa. Nagsinungaling ako.
parang hindi pakikinggan. Ganun po, at totoo, ganun po talaga. Mga kapatid, ganun po talaga. And one time, inausap po ako ng Panginoon. Bilib ka sa mga, alam mo yon, bilib ka sa mga andaming nagawang kasalanan. Pero sa nakapagtimpi, hindi ka nabilib, mas mahirap yun. Di ba? Mas mahirap yun. Alam nyo po, sa totoo lang, mga kapatid, ang nakakabilib, yung nakatanggi. Kasi ang hirap tumanggi sa panahon natin ngayon. Amen po ba? Lalo na sa mga kabataan, ang hirap tumanggi. Mga kapatid, so ang hirap maniwala po, ang hirap maranasan ng wala sa Panginoon. Di bale nang nahihirapan tayo dahil sumusunod tayo kay Lord, kaysa naman nahihirapan tayo dahil kaaway natin ng Panginoon. Diyan pa po ba kayo? The Bible is very clear that all who believe in Jesus are bought with a price. Kaya nga everyday, napaka-importante, everyday encounter natin kay Lord. Wanna suggest everyone and encourage everyone, kapatid, get your own Bible. Di ba? Magkaroon ka ng Bible, mga kapatid. Kaya nga, paano ako magkakaroon ng Bible, Pastor? E di, Bible ka. Di ba? Bible, 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 para magkaroon ka, kailangan mo Bible. B-I-B-L-E, Bible. Okay. Asensya na po kayo, di ko mapigilan. Di ba? Paano ka magkaroon? Hingi-hingi lang? Bible ka. Magkano na ba Bible ngayon? Magkano po Bible? Mga 350, no? Yung Tagalog. Mura-mura lang yan. Ang mahal-mahal na mga cellphone natin, mga kapatid. Dahil makikilala natin si Lord. Napaka-importante nun, mga kapatid. Every time na kinikilala po natin ng Panginoon, mga kapatid, lumalalim tayo, nag-grow tayo, mas na-appreciate natin yung gawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen po. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. We have been bought with a price. Okay po? At hindi ito basta-basta dugo. Mga kapatid, napaka-precious nitong dugo na ito, mga kapatid. Second, God personally owned you. Okay? Una po, binili tayo ng mataas na halaga. God paid a great price for us. Pangalawa, God personally owned us. Mga kapatid, we are for God use only. Alam mo yung talent mo, dapat si Lord ang unang nakikinabang dyan. Mga kapatid, di ba? Kung ano man ang meron tayo, dapat una si Lord ang nakikinabang dyan. Dahil bakit? Kasi si Lord ang nagmamay-ari sa atin. Mga kapatid, sabi dito, 1 Corinthians 6:20, God paid a very high price to make you His. So honor God with your body. Mga kapatid. So Jesus paid the price for our sins at Calvary. His blood was the purchase price. So this caused a change in the right of ownership. So the Greek word for bought demonstrate a ransom. Mga kapatid. So si Lord na nagmamayari sa atin. Hindi na ito katulad noon na kung anong gusto natin gawin, gagawin natin. Ngayon, tinitignan natin, Lord, dahil ikaw ang nagmamayari sa akin, okay ba sa'yo na gagawin ko to? Di ba? Okay ba sa'yo, Lord, na bibilin ko to? Okay ba to, Lord, na siya yung maging kapartner ko? Tinatanong natin sa may-ari. Hindi yung kung ano lang ang gusto natin gawin, gagawin lang po natin. As Paul clearly states in our text, in 1 Corinthians 6:19c, sabi dito, you are not your own. So redeemed by the blood of Christ, our bodies are not our own. Alam niyo po, mga kapatid, uso po ang hatakan ngayon ng mga unpaid na sasakyan, unpaid na mga bahay. Mga kapatid, uso po yan, mga kapatid. Ang masakit, may mas matindi pang hatakan na nangyayari. Ito yung hatak ng mundo at demonyo sa atin. Kaya po pinapaalala sa atin, ng salita ng Panginoon, pinapaalala ni Paul sa mga taga-Korinto, hindi na kayo ang nagmamayari sa katawan ninyo. Kahit na ano pang uso yan, mga kapatid, hindi porkit uso gagawin ninyo. Kasi kahit na approve ng mundo yan, kung hindi naman approve si Lord yan, dapat hindi ganyan ang buhay mo. Kaya nga mag-iingat po tayo sa mga influencer na pina-follow po natin. Mga influencer na pinakikinggan natin, maniwala po kayo, mga kapatid. Yung iba dyan, maganda lang pakinggan, mga kapatid, kasi gina-justify yung maling buhay nila. Diba? Diba? Merong isang influencer, sabi, proud ako sa batang ito, bata pa lang siya, malakas ng loob niya sabihin na hindi talaga siya lalaki. Oh. Andiyan po ba kayo?
mga kapatid. Buo na yung paninindigan niya. Alam niya na kung ano siya talaga siya, kung sino talaga siya. Mukhang tama pakinggan, mukhang maganda pakinggan. Kasi bata pa lang, alam na kung anong gusto niya. Pero mali pagdating sa salita ng Panginoon. Just be very careful sa mga fina-follow po natin. Mga kapatid, hindi po tayo nagmamay-ari sa katawan natin kung hindi ang ating Panginoon. So every time na hinahatak tayo pabalik sa mundo, kapatid, sabihin mo lang, bayad ka na at may nagmamay-ari sa'yo. Amen po. Bayad na tayo, binili na tayo at may nagmamay-ari sa akin. Kanina, busy kami. Kinatok kami ng, ano, ng isang grupo na kada linggo nag-iikot, kumakatok sa mga bahay-bahay. Naghahanda ako ng sermon natin, kinatok kami, ganyan-ganyan. Di ko binubuksan kasi alam ko na yun eh. Kaya lang ayaw tumigil eh, di binuksan ko. Nagsasalita pa lang ganun. Sabi sa akin, hindi po. Sabi ko ganun. May ginagawa kami, sabi ko ganun. I-invite lang po namin, di papunta na kami ng church. Sabi ko sa kanyang ganun. Papunta na kami ng church. Sige, sa susunod, born again kami. So gusto ko malaman niya na hindi mo kami mahatak. Kasi eto kami. Mga kapatid, kasi eto kami. Binibigay sa akin yung papel, hindi po. Sabi ko, okay na kami. Sabi kong ganyan. Kasi ito ang, listen, pakinggan niyo po ito ha. Akala ng marami, lalo na po tayo, porque hindi mo napapasok sa bahay mo, which is tama naman, okay, ay okay na. Mga kapatid, pero alam niyo po ba isa sa mga purpose nila, maabot lang sa iyo yung binibigay nila. Kahit hindi mo papasukin sa bahay yon, basta naabot sa iyo yung binibigay nila, for them, panalo sila. Kasi alam naman nilang hindi sila papapasukin eh. Di ba? Kaya ang purpose lang, maiabot yung papel na hawak nila. Panalo sila doon. Kaya ako di ko kinuha. Kukuhain yun. Yan, dami ko nga libro, di ko pa nababasa eh. Magdadagdag na naman ako. Di ba? Eh yung Bible nga, hindi ko pa natatapos eh. Di ba? Kukuha pa ako ng iba. Andiyan pa po ba kayo? Pero ako tapos ko yung Bible ha. Tinatapos ko lang uli, mga kapatid. So again, challenge ulit. Tapusin natin yung Bible. Di ba? Ilang concert na ni Will Smith ang napanood mo natapos mo? Ah, sino ba to? Yung babae? Taylor Swift pala. Taylor Swift pala. Will Smith tuloy. Siyempre, action star tayo. Di ba? Ilang ano na yun? Di ba? Ilang concert na natapos-tapos natin ng ganun, mga kapatid. So yung Bible naman, tapusin natin. Mga kapatid, tapusin natin yung Bible. Okay po? Nandiyan pa po ba kayo? Okay po. So, God personally owned us. Si Lord ang nagmamay-ari sa katawan ko. Mga kapatid, kaya every time may ginagawa kang iba sa katawan mo, nagkakasala po tayo sa may-ari nito. Di ba? Pag nanghiram kayo, kumusta po ang practices natin pag nanghiram kayo ng isang bagay na hindi sa inyo? Ano po ang ginagawa natin? Pastor, hindi ko sinusoli. Hiniram ko na nga, susoli ko pa ba? Di ba? Siyempre, pag nanghiram po tayo, iniingatan natin. Tama po ba? Tama po ba? Iniingatan natin. Ako lang po ba mabait dito? Dati ako lang masama, ngayon ako na lang mabuti. Di ba? Siyempre, pag nanghiram ka, for example, nanghiram ka ng sasakyan, iingatan mo. Maka hindi yung rat-rat ka ng rat-rat. Di ba? Tapos padidilawin mo yung fuel. Mga kapatid, sasabihin mo sa may-ari, dumilaw eh. Di ba? Siyempre, gagasolinahan mo. Ay, ginagasolinahan pala yun, Pastor. Gagasolinahan mo yun. In fact, sabi sa code daw, code or ethics na mga nanghihiram, pag nanghiram ka ng sasakyan, pag naggasolina ka, dapat full tank. Full tank. Pasensya na sa mga nagto 200, 200 lang yan. Okay po, patawarin niyo rin po ako. Ako nga 150 lang eh. Pero dapat daw talaga full tank. Bilang pasasalamat. Kasi di ba, pambiran, laking responsibility yung kinuha mo, mga kapatid. Di ba? So ganun, iniingatan natin. Iniingatan. Kaya nga sa mga nagpaparent, sinasabi namin dun sa mga nagirent, ito po yung gasgas niyan, walang gasgas yan, pag naggasgas, babayaran mo yan. Okay po, mga kapatid, kasi nga, hiniram lang natin, hindi po sa atin. Yung damit, di ba? Antin din ng iba, dinisainan pa, hiniram niya lang naman. Kasi pastor, parang bagay kasi sa akin. Pero hindi naman kasi sa'yo yan eh. Diba? In-adjust niya yung laki. Ang laki kasi pastor eh. Niletan ko, inalter ko. Hindi nga sa'yo yan eh. Diba? Iingatan natin. Ganon din po yung ating buhay. Hiniram lang po natin yung ating buhay. Kaya hindi pwedeng kung anong gusto mong gawin dyan, kung saan mo gustong dalhin, gagawin at dadalhin mo kasi may nagmamay-ari sa'yo.
E paano ko malalaman, Pastor, kung anong dapat ginagawa sa buhay ko? Biblika ng Bible. Para malaman mo. Andiyan pa po ba kayo? Okay? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Come on. We have been bought with a price, mga kapatid, at may nagmamay-ari po sa atin. Pangalawa, sino pong may natututunan? Amen? Mga kapatid, po rin ang ating Panginoon. Number two, mga kapatid, sabi diyan, for you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. Truths, mga kapatid, katotohanan patungkol sa tubusan at bilihan na nangyari po sa atin. Number two, we have been or you have been bought for a purpose. May dahilan si Lord kung bakit niya tayo binili. May dahilan ng Panginoon kung bakit niya tayo tinubos. Hindi po wala lang magawa si Lord. At hindi po gusto lang ni Lord mag-content. Wala akong makontent ngayon ah. Tubusin ko kaya to. Alam niyo po yun, mga kapatid? Hindi. Sabi diyan, therefore, ang purpose, therefore, glorify God in your body. So may purpose ang pagkakabili sa atin. May mga bagay po na dapat tayong consider bago po tayo bumili. Una, yung presyo. Kaya ko ba? Ilang naman eh, mga simpleng rules. Kasi ang dami pong tao, bilin ang bilin, hindi niya naman kayang bilin. Diba? Nung one time, nagkaroon po kami ng seminar dito with, ano ba to? Hindi ko alam kung si Pastor Chinkitan or yung ibang mga pinapumunta rito, si Randall Chongson. Pero sabi niya doon, pag bibili daw tayo, dapat kurot lang sa budget natin. Kurot lang, hindi dakot. Kasi pag dakot, kinuha mo na lahat. Dapat kurot lang para hindi masakit. Hindi maapektuhan yung budget natin. So, kinukonsider natin yung presyo kung bibili na. Pangalawa, yung purpose. Bakit mo ba bibilin ito? And truly enough, totoo po ito sa atin. Kasi ang daming bumibili ngayon, hindi niya naman kailangan yung binibili niya. Di ba? Pastor, 10-10-10 na ngayon. 10-10-10. 11-11-11. Baka pambira, baka pati 666. Excited ka? 666 ngayon, Pastor. Pambira, nakakatakot ka na yan. Okay po? So bakit mo ba siya bibilihin? Di ba? Kaya aminsan, ang daming tambak. Sabi nga daw, pag, ano, kapag magbabayad tayo ng utang, wala tayong pambayad, ikot ka lang daw sa bahay mo eh. Ikot lang sa bahay mo, ang dami mong pwedeng ibenta doon na hindi mo naman kailangan. Di ba? Hindi mo naman kailangan, mga kapatid. So impulsive buying lang tayo, nadala lang tayo ng bugso ng damdamin natin, nainggit tayo sa mga kasama natin. So dalawang bagay ko consider mo, presyo, price, and purpose. Bakit mo siya bibilin, mga kapatid? So una po, understand our serious responsibility. Ang purpose po, mga kapatid, kung bakit tayo binili, meron tayong seryosong responsibilidad sa ating Panginoon. Sabi dyan, for you have been bought with a price, therefore. Okay? Yung therefore dyan, in Greek is they, ibig sabihin, certainly or earnest to a call. Remember, with a great price comes with great responsibility. Mas mahal na halaga, di ba? Mas malaki ang inaasahang performance sa kanya. For example, di ba yung iPhone o yung Tesla, pambira, mga kapatid, ang mahal-mahal niyan. Di ba? So of course, may in-expect ka na ibang features diyan kumpara sa ibang sasakyan, kumpara sa ibang telepono. Di ba? Dahil mahal-mahal ng iPhone 15 Pro Max, dapat yung GCash niyan kusang nagpapasa ng pera. Ang mahal niyan eh. Di ba? Lalo na sa asawa niya, matik dapat yan. Di ba? Mahal eh. Nakita niyo po yun, yung Tesla, di ba? Meron siyang autopilot, ang bira. Kahit ako may sasakyang autopilot, di ko gagamitin. Pero may autopilot siya. Kahit matulog ka, mag-drive yung sasakyan mo, ang mahal eh. Di ba? Yung sasakyan ni Pastor, may ano yan, may auto parking yan, may parking, magpa-park yan. Kapatid, nakita niyo po yun, yung sasakyan ni Pastor, magpa-park yan. Mahal eh. Nakita po natin yan, mga kapatid. Andiyan pa po ba kayo? Di ba? Sakyan ko, auto yan. Auto bangga. bangga, ah. Okay, auto. Automatic. Pero, serious yung responsibility po natin. Sabi po dito, mga kapatid, 1 and 4, sabi dyan, Paul addressed the worldliness causing division in the Corinthian church. String that ties all these passages together down to chapter 5 and 6 is the Corinthians' refusal to evaluate their circumstances using a Christian worldview to live out the implication of their faith. Ibig sabihin, mga kapatid, nakalimutan na nilang nakisang-ayon na sila eh. Nakisang-ayon na po sila. Mga kapatid, kaya pinapaalala sa kanila ni Paul, ni Apostle Paul, na
hindi ganyan ang kilos ng isang Kristiyano. Mga kapatid, hindi ganyan. Oo, nakakahiyang mag-pray sa harapan ng maraming tao, pero dahil Christian ka, mag-pray ka. Di ba? Mga kapatid, oo, nakakahiyang magtaas ng kamay sa kantahan, pero dahil Christian ka, magtataas ka ng kamay. Kasi form of worship yan. By the way, hindi po tayo nagtataas ng kamay nang wala lang kapag nag-aawitan tayo. Isa po yan sa paraan ng pagsamba. Andiyan po ba kayo? Hindi po tayo nagkakantahan lang kasi sobra yung oras na nakaalat sa service, kailangan maglagay ng, para matapos natin yung dalawang oras, magkantahan. Dahil nagkitrip-trip dito. It is a form of worship. Di ba? Hindi po tayo sumasayaw dito, mga kapatid, kasi wala lang. It is a form of worship. Nakakalungkot naman kasi kung sa mga tugtog ng mundo, nakakasayaw tayo, pero sa tugtog ng Panginoon, tayo makasayaw. Di ba? Mga kapatid, hindi naman kailangan mag 1, 2, double-double ka eh. Diba? Basta alam mo yun, wag ka naman parang, Diyan ka ba? Di ba? Yung alam mo yun, hindi naman kailangan malambot yung katawan mo, hindi naman palambutan ng katawan. Ang pagsamba kay Lord. Mga kapatid, di ba? Ibig sabihin lang neto, mga kapatid, ino-honor natin ng Panginoon. At di ko rin sinasabing porket hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka sumayaw, mga kapatid, ay hindi ka naman sumamba kay Lord. Pero my point is, mga kapatid, ano man lang na isubukan mong itaas ang kamay mo? Di ba? Ano man lang ba naman na sumayaw ka sa Panginoon? Kay Lord mo namang ginagawa, mga kapatid. Di ba? Nakasamba ka na, nakasumba ka pa. Di ba? Win-win situation, mga kapatid. So, may matinding responsibility ang pagiging mananampalataya. Hindi po ito basta wala lang, mga kapatid. Inaasahan ka ng nagmamay-ari sa'yo na mag-perform ka ng tama sa gitna ng mundong ito. Naghahanap si Lord ng mga taong maglilingkod sa Kanya sa panahon po natin ngayon na lahat ng tao busy para yumaman, busy to pa rin yung pangarap niya. Di ba? Busy maghanap ng kapartner niya sa buhay, naghahanap ang Diyos ng mga taong seseryoso sa Kanya. Ikaw yun at ako na tinubos niya, mga kapatid. Sabi po ni Apostle Paul in 1 Corinthians 6 verse 12, all things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Ibig sabihin, everything is permissible, but not everything is beneficial. Mga kapatid, may responsibility po tayo. Yes, lahat pwede mong gawin, pero sana bago mo gawin, isipin mo muna ano ba ang kapakinabangan nito sa akin. Di ba? Sige na. Magjowa ka ng 10, o tanong, anong pakinabang mo dyan? Di ba? Magpuyat ka na magpuyat, o tanong, anong napakinabangan mo sa kakapuyat mo? Di ba? Ikaw na yung pinakamataas sa laro ninyo. Anong tawag sa pinakamataas doon? Sa ano, nak? Ha? Ano? Mythic? Pambihira. Ha? Mythic ba? Mythic? Diba? Ikaw na, sige na, mythic na. Dati itik ka lang, ngayon mythic ka na. Di ba? Ang bihira, tanong, anong kapakinabangan? Ano, nalapit ka ba sa pangarap mo? Di ba? Nalapit ka ba sa pangarap mo? Gumanda ba yung ministry mo? Tumaas ba yung grades mo? Mga kapatid, of course, yung iba, hindi ko naman nila lahat, yung iba talagang nag-excel dito. Kasi alam nila, simula pa lang umpisa, ito talaga gagawin ko. Pero kung laro-laro ka lang, ang bihira, magulang ka na, laro-laro ka pa rin, ang bihira naman kapatid. Isipin mo ano ang kapakinabangan ko dito. Diba? Yung iba nagkakasira-sira na yung pamilya basta makapaglaro lang. Makapaglakwatsa lang. Mga kapatid. Diba? Handang maging absentee parent para matupad lang yung pangarap niya kahit magkasira-sira na mga importante sa buhay niya. Mga kapatid. So bago natin gawin, isipin muna natin mabuti anong pakinabang nito sa akin. Katulad po ng sinabi ni Paul, everything is permissible. Sige na, pwede mong kainin lahat. Pero ang tanong, anong pakinabang niyan sa'yo? Di ba? Sige na, magbaon ka ng 10 lumpia. Anong pakinabang niyan sa'yo? By the way, kasalanan din po yun, ha? Gluttony. Mga kapatid, andiyan pa po ba kayo? Kasalanan yun. Istig-iisa lang, huwag kang magtuto. Gluttony. Di ba? Dapat isa-isang lumpia lang, mga kapatid. Okay? So, pangalawa, use your body to glorify God. Pakisabi nga, glorify God.
So yung katawan po natin, inaasahan na mapararangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Nung panahon po nila, Paul is making the case that the pursuit of sexual purity is necessary part of following Christ. Nakakahiya naman sa mga hindi Kristiyano nagpa-practice nito. Di ba? Mga kapatid, diyan pa po ba kayo? Di ba? Nakakahiya naman, mga kapatid. So lalo na po dapat tayo. Isa po tayo sa mga inaasahan ng Panginoon na may kwentong ganito. Mga kapatid, it has been confused with the Paul countered, being justified does not excuse selfish or immoral behavior. Pinapaalala ni Paul na hindi porket tinubos na kayo, aabusuhin natin ang grasya ng ating Panginoon. Mga kapatid, okay po, and God did not give us bodies to use them for immorality. Mga kapatid, so God owns the right to our bodies. That is why we glorify Him with our bodies. Now what does it mean? What that means, very simple, is use your body in ways that will show that God is more satisfying, more precious, more to be desired, more glorious than anything the body craves. Mga kapatid. So, dalangin ko po ngayong gabing ito, maunawaan natin, mga kapatid, yung purpose ng ating buhay. Tayo ay para sa Panginoon lang. Mga kapatid, para ngalan ng Panginoon, maitaas ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, and our bodies are to glorify God. Our bodies are to glorify God. Hindi po para ibalik uli sa pagpapako ang ating Panginoon, kung hindi parangalan ng ating Panginoon. Mamamatay tayo para sa Diyos, mabubuhay po tayo para sa ating Panginoon. Amen po? Palakpakan po natin si Lord ng malakas at tayo po tayong lahat ngayong gabing ito. Again po, what are the truths about being purchased by God? Number one, you have been bought with a price. Malaking halaga. Ang binayad ng Panginoon para po iligtas tayo. God paid a great price for us. And God personally owned us. Number two, we have been bought for a purpose. Mga kapatid, kaya hindi totoong walang purpose ang buhay mo. Kapatid, hindi totoong walang purpose ang buhay natin. May purpose ang buhay mo kay Lord. Meron kang paggagamitan. Meron kang misyon sa mundong ito. Of course, number one, parangalan ng ating Panginoon. Paglingkuran siya. Pastor, parang ang taas-taas naman ang expectation or demand. Una po, ang taas din naman po kasi ng pinangtubos sa atin. Super taas. At ang tindi rin naman ang consequence ng ating kasalanan. Kaya ganun na lang po na inaasahan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, na parangalan ang kanyang pangalan sa mundong ito. Di ko po alam sino po sa atin dito nakaranas ng hindi maganda sa mundong ito. Or maybe ikaw mismo. Marami po sa atin, na-experience natin yung mga maling bagay, immorality. Mga kapatid, nag-cause tayo ng pain sa ating Panginoon. But thank God, pwede tayong bumalik sa Kanya. Pwede tayong lumapit sa Kanya. Magsimula uli tayo kay Jesus. Mga kapatid, ngayon pong gabing ito, can we all close our eyes? Tonight, ikukumit natin yung ating sarili, yung ating katawan sa Panginoon. Tell it to Jesus, Lord, sa'yo lang po ako. Katawan kong ito, yung buhay kong ito, sa'yo ko lang gagamitin. Sa kalooban mo lang, Panginoon, para lang sa kalooban mo. But kung nagkaroon po tayo ng pagkakataon sa ating buhay na nagamit po natin ito sa masama, sa hindi maganda, yung ating isip, yung ating puso. Mga kapatid, ngayong gabi, good news, pwede po tayong lumapit kay Lord. Itay ng patawad kay Lord. Nakipag-ayos tayo sa Panginoon. Kung ikaw itong taong ito at yan ang gusto mong mangyari ngayong gabing ito, magkaayos kayo ng Panginoon. Believe me.
Kapag sinuko mo ang buhay mo kay Lord, your life will never be the same again. Kapatid, at the count of three, maaaring bang itaas ang iyong kamay? Alam ko, some of you here, alam nyo na po ito. But this time, do it seriously. Do it seriously. Taas natin ang kamay natin. Once again, let us recommit or rededicate our lives to the Lord. One, two, three. Come on. Hindi po nakakahiyang sumuko sa Panginoon. Hindi nakakahiyang sabihin kay Lord, Lord, kailangan kita. Patawad po. Tulungan mo ako. Ayusin mo ako, Panginoon. Say this prayer with me. Sabihin mo, Panginoon, Panginoon, patawad po. Patawad po. Sa aking mga pagkakamali. Sa aking mga pagkakamali. Kasalanan. Kasalanan. Ngayong gabi. Ngayong gabi. Pinagsisisihan ko po lahat. Pinagsisisihan ko po lahat. At itinatanggap kita. At itinatanggap kita. Binabalik. Binabalik. Sa aking buhay. Sa aking buhay. Bilang aking Panginoon. Bilang aking Panginoon. Diyos at tagapagligtas. Diyos at tagapagligtas. Ito pong aking panalangin po. Aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung ipinalangin mo yung panalangin niyan, kapatid, wanna congratulate you. Tonight, believe me, God will move into your life. He will move into your situation. Hindi pwedeng hindi kikilos si Lord sa sitwasyon mo. Sa mahirap na sitwasyon mo, kaya niyang ayusin yung buhay mo. Kaya kanyang ibawi, ibangon. Kaya kanyang ilabas sa hindi magandang sitwasyon na yan. Because of that, meron tayong reason para purihin ang ating Panginoon. Bago po tayo manalangin, before iko po kayo ipag-pray, pwede ba lahat po tayo, sabay-sabay po tayo, sambahin natin ang ating Panginoon. Praising His name. Oh, Jesus. Come on. Let's feel His embrace. Let's feel His love right now. Thank you, God, for loving a wretch like us. Once we are lost, now we are found. Salamat po. When you bought me at the highest price, there's no greater love than this. There's no greater love than this. Thank you, God. That a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price. Come on, once again. Pari po ba nating itaas ang ating mga kamay? Lift up your hands. Thank you, God. Habang umaawit po ang ating worship team, maaari po magpasalamatan si Lord. Salamat po, Panginoon. I want to appreciate you, Lord, right now. Thank you, Lord, for saving us, dying on the cross. Salamat, Panginoon, kasi hindi mo inatrasan yung proseso ng pagtutubos. Salamat, Panginoon, kasi hindi nagbago yung value namin sa harapan mo. Binili mo kami with a high price. Kahit po dumi-dumi namin, ang gulo-gulo namin,
Puro kami sugat. Puro kami galit. Puro kami pagdududa sa iyo, still God. Bought us with a high price. Salamat, Panginoon. Indeed, God, we are valuable in your sight. Because of that, Panginoon, Lord, nai-enjoy namin yung buhay namin. Enjoy namin yung pwede kami magkaroon ng masaya, masaganang pamilya. Pwede kaming makaranas ng katagumpayan dahil po sa iyong kamatayan. Salamat po. And right now, Lord, I lift up to you, my brothers and sisters, Panginoon. A lot of us, Lord, right now, we're struggling financially, God. Lord, tinubos mo na kami dito, Panginoon. Kaya nga, I pray, God, na maranasan namin itong breakthrough na ito. In the name of Jesus, I speak breakthrough upon breakthrough, Lord, sa buhay ng bawat isa financially. Sa mga nagpipray ng promotions, Lord. In the name of Jesus, promotion will come. Expansion will come. Lord, sa mga kapatid ko po na nakaka-experience, Panginoon, ng matinding kalungkutan, comfort them, Lord. Comfort us right now. Yakapin mo po kami, Panginoon. Give us peace that transcends all understanding para makapagpatuloy kami, Panginoon. I pray, God, in every family, in this place, in this temple, hawakan mo po ang bawat pamilya na naririto. Huwag mong hayaan, Panginoon, na masira kami ng mundong ito. Sa mga kabataan, Panginoon, na patuloy na tinatrabaho yung kanilang pangarap, Lord, guide them. Give them wisdom, understanding, knowledge, Panginoon. Be wise. Protect their minds, protect their hearts, O God. At matuto rin sila magkaroon ng tapang, Panginoon, na ihayag ka saan man sila naroon. Sa bawat mag-asawang naririto, Panginoon, maitaas ka sa kanilang mga relasyon. Sa mga may negosyo, Panginoon, Lord, bless the works of their hands. Sa mga kapwa ko, ministers, Panginoon, patuloy kaming maglingkod sa iyo. Hindi madali ang buhay sa mundo. Pero pagkasama natin si Kristo, kaya natin lahat. Salamat po, Panginoon. We appreciate you. We appreciate your love, Panginoon, sa amin. Kaya po ngayong gabing ito, minsan pa, Panginoon, hayaan mong purihin ka namin sa pamamagitan ng pag-awit, Panginoon, pagdaas ng aming kamay. We offer to you our lives sa living sacrifice. Come on, church. Amazing people of the Lord, pour out your heart before the Lord. Oh, Jesus. Panginoon, sa iyo ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat at pagsamba. Aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Palakpakan po natin si Lord ng malakas. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sige po, minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. 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 Sino po dito sa oras po na to, sa gabing ito, pinagpala ka ng ating Panginoon. Magsabi ng malakas na amen. Amen. Alam niyo po, grabe no? Ang sarap magmahal ng Diyos. Sinabi po sa kanyang salita, no? Binili ka ng Diyos with a higher price. Indeed, yung sabi nga ng kanta, you have paid with a precious price. Sino po dito, tinuturing mo yung sarili mo na precious. Alam mo, you are valuable.
kasi even ng Diyos binayaran ka. Okay, ang pagkabayad ng Diyos sa iyo hindi pera kundi buhay niya. Actually, sinabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his one and only son. Ang Diyos ay nagbigay sa atin. Amen po. At kaisa-isa niyang anak ang ibinigay niya po sa atin. Kaya sino pa ba ang hindi magsasabi na hindi tayo mahal ng Diyos? Sino pa ba ang hindi magsasabi na walang nagmamahal sa atin? Amen? Kung ang Diyos ay binili ka at binayaran ka. Amen po. Kaya po sa lahat po ng excited po sa oras po na ito, china-challenge kita na magbigay din po sa ating Panginoon generously. Na magbigay din po sa ating Panginoon, na alam mo yun, parang ito yun, Lord, pinaka-the best ko. Tatandaan po natin na ang Diyos ay nagbigay. At hindi simply ang ibinigay ng Diyos sa atin. Amen po. Kaya sino po sa oras po na to magbibigay ka sa hapong ito, Lord, Pastor, ito na po yung last ko. Ito na lang po yung meron ako. You know what? Nung panahon na ibinigay ng Diyos, yung kaisa-isa niyang anak, doon nagkaroon ng kaligtasan ng mga tao. Right now, pwedeng yung ibibigay mo sa ating Panginoon. Pwedeng yung itatanim mo sa ating Panginoon. Yan ang magsisimula. Yan ang binina kung saan yung itatanim mo na yan. Diyan ang magsisimula si Lord sa'yo. Pwedeng nandyan yung kaligtasan mo, kaligtasan ng pamilya mo, kaligtasan ng mamahal mo sa buhay. Pwedeng nandyan na rin yung kagalingan na ino-offer ng Diyos sa atin. Amen po. Pwedeng nandyan na rin po yung ating pang-tuition fee, future ng mga anak po natin. Kaya nga wag po natin nilalang. Wag lang po natin, alam mo yon, yung ibibigay natin sa ating Panginoon, Lord, ito lang. Hindi po, mga kapatid. Amazing hope. Makinig po kayo maigi dito. Yung ibibigay mo ay napakalaki para sa ating Diyos. Yung pagsunod mo sa ating Panginoon, yun ang umpisa ng ating Panginoon sa buhay po natin. Amen. At tatandaan po natin, yung bawat pagsunod po natin sa ating Diyos ay may kalakip na pagpapala. Amen po. Kaya po sa oras po na to, lahat po tayo yuyoko. Tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Kung excited ka na magbigay, magtapat sa ating Diyos, right now, yuko ka. At tayo po ay manalangin. Father in heaven, we thank you, Lord, sa oras po na to. We thank you, Lord, for this wonderful evening, Panginoon God. Thank you, Lord, sa dugo mo. Thank you, Lord, Panginoon God, sa pagbayad mo sa amin. Indeed, you are great, Lord. Walang makakatulad, walang makakapantay sa ginawa mo po, Panginoon God, sa cross. Sa pagbayad niyo po, Panginoon God, ng pagkakautang po namin. Kaya, Lord, Panginoon God, yung mga bagay na ibabalik po namin sa iyo, yung mga bagay na kinita namin, Lord, ay pagtatapat lang namin po sa iyo, Panginoon God. Kaya, Lord, nawa, Panginoon God, sa mga magtatapat, magbibigay, Panginoon, makita niyo po, nawa, Panginoon, ang mga puso po nila na masaya magbibigay sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras po na to, lahat po ng nananalangin, lahat po ng magbabalik, Panginoon God, lahat na may mga panalangin, Lord, na kagalingan, kaligtasan, Panginoon, ng kanilang pamilya. Lord, I pray, Panginoon God, ito po'y tumubo, Panginoon God. Ito po'y, Lord, magkaroon, God, ng mga answered prayer, God, sa kanilang mga ibibigay sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, Panginoon, nawa, ikaw na po ang bahala sa bawat isa, Panginoon God. Lord, meron po dito, Lord, magtatanim siya at magbibigay sa iyo, Panginoon God. But, Lord, hindi niya alam kung para saan ito. But, Lord, ikaw po ang nakakaalam ng pangangailangan po niya. Kaya, Lord, dalangin ko po, Panginoon God, sa bawat ibibigay, meron mga tutubong pangangailangan na ibibigay mo sa kanya. Lord, may katugunan, Panginoon God, sa mga panalangin niya. Lord, meron po, Panginoon God, natutubo doon po sa ibinigay niya, Panginoon God. Eh Lord, sa oras po na ito, nagpapasalamat po kami. At Lord, nawa, Panginoon God, makita niyo po ang bawat isa na masayang magbibigay. Lord, masaya po kami magbibigay. At Lord, magtatapat kami sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. And amen. Tatayo na po tayong lahat at minsan papalakpakan po natin si Lord ng malakas. Praise the Lord. Pwede pong pakisabi sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Sige po, before we end the celebration, once again,
Pasalamatan po natin ang ating Diyos na buhay. God, we thank you, Lord, for your word tonight. Siyang nagbago ng aming buhay. Naintindihan namin, naunawaan namin, Panginoon, na napakalaki ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, at pray God, bigyan mo kami, Panginoon, kakayahan pa, Panginoon, na magampanan yung tungkulin namin dito, Panginoon, maihayag ka sa buong mundo, sa mga mataong mahal namin, Panginoon. Hindi kami papayag, Lord, na kami lang ang nakakarinig ng mabuting balita, Panginoon. Give us strength, God. Give us the ability, Panginoon. Salamat po at sa aming pag-uwi. Ihatid mo po kami sa aming mga tahanan, ligtas at payapa at patuloy na bigyan ng lakas para magawa po namin yung mga aming gagawin pa po, Panginoon. Salamat po. Tataas po natin ang ating mga kamay and with excitement in our heart, let us receive this blessing coming from the Lord. Right now, amazing people of the Lord, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all this blessing in the mighty name of Jesus. Lahat po magsabi ng amen. 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 God bless you po. See you next week. God bless.